Ang alam natin sa EVOS ay may artista sa Singapore, they really like yung kanyang Karina, mm-hmm. pero mukhang hindi rin siya ibibigay agad-agad ng RQ. So far, 1-1 is open. Let's see kung sino yung magbabanyan. Julian as well is open. Yeah. I'd say, ban 1-1 for EVOS SG. Kasi you don't want to open up three heroes. Oh. Wala na rin kasi yung Valentina. Although Franco is still a threat, okay lang yan. Kasi pinalusot mo na ng game 1, why not palusotin ng game 2? Tuloy-tuloy mo na. Tuloy mo na, panindigan mo. So I think 1-1 is a great ban. Kasi kapag nag-ban ang RQ ng Julian, may Akai pick. Pag nag-ban ng Akai, may Julian pick. Yeah. Akai, like I said, yung Akai is still open. So Franco, mm-hmm. okay. Dadala ang Evo SG. Hi. RRQ, open ang Julian, open ang 1-1, open ang Beatrix. As well as the Xavier. Ito yung magandang throwban eh. Kasi tatlo yung Atlas. Open. Siguro yung mga ganun, mga Atlas. Or Diggy. Or Diggy. Kaso pag binan yung Diggy, sets up the Atlas for EVOS naman. Yep. Yeah, I think yung Atlas yung pwedeng secure dito ng Arkin na ban. Wait, alam ko na. Pwede ka mag-ban ng Meta Hero dito? Kasi makakapag-funny si Albert. That's also true. Since it's open nga man. Lalo na wala na yung Franco, so wala talaga ng hard counter dun sa hero na yon. Akai ban, probably. Akai ban? Atlas. Pwedeng Atlas. Actually, gusto ko yung Akai ban, kasi baka mamaya EVOS SG, mag 1-1 sila first pick. Sayang. Sayang. Maganda sana kasi yung idea na 1-1 first pick sa EVOS SG, tapos panic ka. Walang sagot. Baka mag-aakay sila dito, tapos pahayaan nila mag-aakay yung EVOS. Medyo eagles yun natin. Kasi sila mag... well, pwede sila mag... Think ko, i-ego pick nila yun na mag-funny pa rin. Oo, pwede. Sakali. Kasi comfort eh. Yep. Pero syempre sa first two rotations, baka third pick nila yung funny, actually. Yeah. So baka, I think yung Akai makes total sense to get here. Ayun na nga. RQ, walang Esmeralda. But they do have Eve and Xavier. I'd say Julian Lolalilia. Oo, Julian. Actually, never mind. I-reveal mo pala yung ano. Julian Bea? Pwede. Julian Bea yung magandang combo for RRQ. It doesn't reveal the Julian role. Yep. And also sets you up for an S-tier marksman dahil wala nang 1-1. Oo. We'll see kung gano'ng komportable si Tito Lemon sa Beatrix kung sakali. Kung well-versed sila. Kasi ano mangyayari dito, pag nag-Julian plus 1 sila, baka mag-ano na lang, baka mag... Lilia or Eve na lang ang EVOS SG, even though Xavier is still open. Uy! Wala si Natalia din. Wala nga Natalia. Okay. Okay lang din pala i-reveal yung role nung Julian. Kasi nagja-jungle Julian nga pala sila. So yung EVOS dito, okay. Nakita natin, may Xavier. Ito na. This is it. Kung gusto nyo mag-Kadita Johnson, kunin nyo na ngayon. Either Kadita Johnson or Sicilian Beata for sure. I don't see any reason why you would not pick Sicilian Beatrix here. Or Sicilian Clint. Or Bea. So yeah, Sicilian Bea. Pero kung kaya nila mag-Kagura, I think Kagura will be the better option. Pwede. Para may burst. Para may silang burst. Pang-combo dito sa kanilang Akai. Ayun. Lumang combo pa yun no? 2018 pa yung Kagura Akai na yun. Correct. So, what do you get now? Irritel ulit. Wala. Gusto ni Lemon talaga, pindot-pindot lang. Mm-hmm, mm-hmm. Simple lang ang gusto niyang buhay. Oo. Ayaw niya na maraming problema. Kaya nating pahirapan na ating mga sarili. Oo. Si Albert naman yung masyadong maraming problema. Yep. Okay. So, interesting. Masya. Kasi, well, ang ganda nga naman ng masya sa tatlo nilang hero. Oh, actually. In a way. Well, pwede nilang kunin first pick eh. So, baka mag-show ulit sila dito. It does tell us na baka gusto nilang i-XP yung Julian. Yeah. Tapos kumuha pa sila ng jungler for Albert. So EVOS SG, they should ban Fanny and Karina here. Karina, 100% wag niya lang ibibigay yan. Masyadong maganda yung Karina. Kahit may Akai, okay lang. Pero kasi ano yung Kagura at Beatrix eh. Oh, wala kasing walang parang, yes may burst ka. Pero yung raw HP kasi ni Karina, enough yun eh. Tsaka wala masyadong nagpa-punish pa kay Karina at this point. Yep. At wala rin Eve. Wala nang Eve at Lilia potential lang EVOS SG. Yeah. But then again, yung assassins like the Fanny. Hellcurt, hindi sila... okay. Oh, okay. Uranus. Parang masyadong ano yung... Parang out of place. Parang masyadong one step ahead yung Uranus. Ano kaya yung kukunin nila? Bakit sila nag-ban ng Uranus dito?
Interesting. Alam super mo, duper alam interesting. Alam mo, hindi ko na. Hindi naman nag-Blade Armor si Uranus. Oh. Lolita Banto, probably kay RRQ, I would say. Napakagandang hero ng Lolita sa side ng EVOS SG. If hindi iba ng RRQ, I think 100% dapat kunin ng EVOS. Yeah. If Karina. Not, either oh, Lolita or Kufra. Hindi ko na naiintindihan okay. Yung draft mo. Kakaiba. Kakaiba ang nagiging draft natin. Ba't kaya Uranus, no? Ano kayang iniisip ng mga idol natin? Mga tropa peeps natin sa Singapore. Kaya naman nila, meron mo silang Beatrix. Medyo awkward yung ano eh. Pag nag-Uranus ang RRQ, parang ang awkward. Oo. Kailangan ng RRQ din ng pamprote. Sa yeah. Tamus, siguro. Tams, Dirot. Actually, maganda yung glue. Yung concept ng glue versus EVOS SG. Dahil may Beatrix, yeah. Kagura, Lumbers. Can kill you. Tingin ko Tamus ban for EVOS. Tamus ban. First pick RRQ, they still need to pick a Rome. Again, Lolita is still very much open for both sides. Pero I would say RRQ, pwede sila mag Atlas still, I would say. Kahit pa sabihin natin may Kagura. Mm-hmm. Either Atlas o Kofre. Yep. I think yung Kofre maganda. Pang. Para kay Bea, no? Beatrix. Or Grok. Maganda pa rin yung concept ng Grok yep. For RRQ. Interested kaya magpakito jungle itong RRQ, you know? Ah, pwede. Mga throwback lang, since nag-iinit. Sila yung naglolita. Sabi ni... Ayaw nila. So instead na iba na, kukunin na lang nila dito. Kinuunan nila. Ang ganda kasi ng lolita. May Julian sila, tsaka ano, may Julian tsaka Xavier. Parang iniisip na ni Ibo sa SG, guys, makakapag lolita tayo. Shucks, kinuha. I think si JPL, kung kaya niya magkadita, kadita na Kagura, no? Yep, kadita post 5 na yung kukunin niya dito. Actually, ginagawa nila yun ng EVOS. Oo. So, kadita post 5. Ruby sounds good for EVOS. Ruby, tsaka Diroth. Wait, or, mag-Yusong. Yusong nga eh. Yusong? Yusong, Pakito, ganun. Yusong, yep. Yusong or Pakito, tapos kuha sila ng tas... Ruby or Cho. Oh, Grox. Okay. Benedetta, interesting. Di ba lugi sa ano yan? Di ba so, lugi sa Lolita yan? Di natin alam kung jungle ang hanap ng RRQ or kaya naman ang kanilang... Actually, XP lane or jungle? Uh-huh. We will see. Baksha. Mm. Baksha. Against Benedetta. Or Lancelot ulit. Showtime lang. Ano kung nag-Phobius sila din? Phobius? Ang ano, Phobius. Jungle... Julian. Jungle Julian. Tapos sakto kasi wala masyadong bubuo ng physical defense. Ata, So tuwang-tuwa kasi ano, Iritel. Right. Para may konti mixture kasi puro magic. May magic tapos may physical, I mean. Ano ba ang daming pwedeng pick ng RRQ. They feeling, can... feeling ko si Albert na problema eh. Guys, ay pakito. Well, pakito nga. As we did say. Pero mukhang hindi siya mapupunta sa jungle. Mapupunta siya dun sa XP lane. Parang throwback. Sa M2. Pakito versus Benedetta. Very exciting midnight. Hindi natin nagulat tayo sa lahat ng mga picks na to. Pero tignan na natin kung nagulat din ang ating mga malulupit na caster, si Manjin at si Shandel. Gulat. Gulat daw. Wow. Nagulat din kami. Pakito and Benedetta is back para sa ito na ba ang final game for today. Iritel na naman, Chantel. Gamit na gamit yung Iritel actually kay Lemon and it was really effective on that last game. Yesterday, oo, kanina, no? At saka yesterday, ginamit din nila yan. Against I Do Not Sleep ata? Oo, I Do Not Sleep. Diba? Tsaka ano ngayon eh, no? Parang yung lineup ng RRQ is still an action-packed lineup. Ito yung ano talaga nila. Kumbaga, forte nila. Kailangan ma-action. Tsaka yung ano, yung Julian, nung unang lumabas yan ah, assassin build, assassin type kasi yan eh. Mm-hmm. Na magic-magic. So bagay din sa galawan ni kuya mo, Big Bird yan eh. Oo, so magiging aggressive talaga siya kasi before nag-gushan din talaga siya. Or yung mga instant na nagda-dive, tapos nagda-dive mo, instant burst agad. Yeah. So napakaganda nito tama sa playstyle ni Albert, pero napakaganda na nga, na nakita natin ulit ngayon yung Pakito and Benedetta. So for the side of EVOS SG, yun yung magiging jungler nila. Benedetta jungler, ang tagal na natin hindi nakakita niyan, 2020 pa. Oo. 2 years ago, pandemic rate. Tsaka yung ang kakaiba dito, ang gamit pa niya na emblem is the jungle emblem. Kasi usually, di ba, yung Festival of Blood. Oo. So kakaibang technique to. Oo, Celia.
popping the burst damage. Here comes the Mystic Spear. Oh, ganda ng enhanced swords, enhanced chains, I mean, for the side of RIQ. But Evo's SG will manage to take one. Sela ngayon, signature pick ngayon to ni Celia, yung Kagura. Nilabas nila dito. Again, you don't want to go to the lower bracket. As much as possible, gusto mo two lives ka in the MSC playoffs. At mas maganda kasi kapag nasa upper bracket ka, two wins lang ang kailangan mo, finals ka na. Saka after nun, kung matalo ka man sa upper bracket, meron ka pang bababaan. Ngayon, for EVO's SG kasi, ang pinaka magiging possible pressure is that nanalo na ng isang game yung RQ. Yun yung kailangan na i-reset ngayon. Kaya din sila siguro nag-pick ng mga heroes dito for specifically for the burst hero, which is Kagura, dun sa comfort ni Sela para maging madali para sa kanila. Para mapalaban, no? Vin now falling low. Inabot na JPL. There you go. Slicing and dicing. Ginamit pa yung final blow just to get that kill. At mukhang gugol na ngayon sa turtle si Nagir. There's your Mystic Field. But gear! Shifting gears! Pasok na naman ang kill sa side ng EVO's SG. Palado si gear dito. This time, makakuha ng sight si Albert. Albert, naman normal. Crab coin na lang. 2-for-1. Pero EVO's SG, 600 gold. Oh, alam mo, EVO's SG ngayon, nakikita natin yung pinakakagandahan ng kanilang lineup. It was a good set of play for them. Ang ganda ng pasok dito ng gear, na secure pa na niya yung turtle. And nagsistick talaga sila sa ganong strategy na meron silang two tanky heroes. Either yung Grok sa XP lane or yung si JPL ngayon na may gamit naman ng Akai. Which is good for them, knowing na yung heroes din dito ng RQ Hoshi, kailangan mo nang i-take note yung positioning nila bago magkaroon ng clash. At alam ni, ito yung mga favorite ni JPL eh. Ito yung inaanap natin sa kanya. Mga Brusco. Oo. Type ng tank. Yeah, mga Johed, mga ganyan. Akai, pwede na yan. Yung mga pasok dumadaan. Yung mga dumadaan sa gitna. Yung mga kalaban. Ginawa niya yung kanina. Sa manggugulo. Bahala kayo dyan. Parang agaw niya lahat ng attention. Nakuha niya yung attention kanina mga players ng RQ Hoshi. Kaya naging effective para sa kanila. And for RQ Hoshi naman, for R7, sanay din siya sa mga gantong klase ng hero naman. Yung may si R7 naman kasi side. Ayun na nga. Ayan na. The Indonesian gangster. R7. Oh, ngayon naman na the Indonesian Pacquiao muna. The Indonesian Pacquiao, kung pwede lang. Kung pwede lang. Si Indo Pacquiao. Indo Pacquiao. Si Indo Pacquiao, Mr. R7 with the play. Chantel, nakaka-2 kills na yung RRQ. 3 naman para sa EVO's SG. But still, yung matchup dito sa XP ay parang tumatagilid nga ang matchup talaga ni R7. Oh. Iba yung ano niya, no? Iba yung paglabanan kasi ng XP, labanan ng utak eh. At saka yung nangyari dito for the Grok and Paquito na matchup, mas may crowd control kasi na continuous si R7. Si Paquits. Oh, at saka may madali si Kuya Nick. Si Kuya Nick, medyo bumabagal-bagal na yung lakad eh. Ganun na yata talaga pananonood si Kuya Nick. Si Kuya Nick kasi. Nagkakaedad yata, ganun na talaga. High and dry si Kuya Nick, do. Madaling maiwasan na yung sa Paquito. Oh, yung ikot, ganda. Nangaharang doon ang Grok. Oh my G. Napawala yung heavy speed ni JPL at dun sila na eagles. Nice counter goal magmumula sa side ng RQ Hoshi. Hindi pala maganda yung block dahil galing yun sa Grok na kampe ni JPL. And this time, RQ Hoshi na ibawi nila yung lead. Pasok si Lemon Strike. Pasok ng Roar. Crossbow. One more, three more, two more. Hit. Wala. Bitin. Nako po, ito yung sinasabi natin ng veteran moves from Lemon. Imagine mo, nakaabang lang talaga siya doon dahil alam niya nadadaan yung isa dalawang players ng EVO's SG on that brush para ma-secure nila yung pagkuha ng Torre dito sa top lane. Oo, at nako, wala ang ulti si James. There's your there's your light overturn kumula Isela. Na Isela ang bola this time. Out kay Gear. Lolita Pumpkin Smash! Celia popping the second skill to get out. Walang na-deads. Sa EVO's SG, but R7, the Indonesian gangster. Ay, ginangster niya lahat! Ay! Napamali si R7! Ako po, RRQ Hoshi ngayon, series of errors. Doon sa may bandang top lane, they wanted to go for the objective, but at the same time, pinilit nila magkaroon ng clash. For EVO's SG, ang ganda na kanilang judgment kung kailan nila gagamitin, kung kailan nila i-go yung team fight against RRQ Hoshi. Ang galing nila din mag-juggle. Oo. So you don't underestimate EVO's SG this time. This is JPL, this is Celia, this is Adamir. Matagal na ang mga naglalaro itong
players na ito. Si JPL, parang mga kaedad na rin ang Todak yan eh. Oo, kumbaga na, napakatagal na. Sa lahat na ng tournament, pagka automatic EVOS SG, oo, JPL nakadikit na. Nakadikit na si JPL. Ang dami niya na rin EVOS na nakilala. Kulang na lang dito si Sol eh. Oo. Oo. Kasi so, ay, pag nakakompleto na, hindi ko na lang alam kung kailan nagsimula yung ML pagka yun yung mga hero na binanggit. Mga kaedad, mga kabatch ni na yung Kuya Eson Esports. Pero bakit mo alam? Na-research ko lang. Ah, na-research ko lang. MLB Liquipedia. Part of the review. Part of the review. Hindi ko sinabing naabutan natin yun. Ayun. Ako hindi ko naabutan talaga. Oo. Oy, pero ngayon. Set up. Oh, set up. Ah, heavy spin. Heavy spin tornado. Gear, nandito. Sino matatamaan ngayon? Let's go to the Vin. Vin Pulado. Vin, yung merong blast. Sino tatamaan? Isa lang. Ay, na-out si Gear. Gear, final blow. Pero unstoppable, hindi ba baby Gilan? Of course, ang baby alien na si Alberto with a triple T. RRQ Hoshi again with their dominant plays against EVOS SG. Makakasira pa ng Torres sa middle lane. May kita natin itemization ngayon. Actually, for sure, malapit na dito na nasa 8 or 10 na yung stacks nung Clock of Destiny dito. Oo, taas na niyan, girl! So napakasakit na talaga. Kaya naman pala tumatayo na kanina every time na may team fight against EVOS SG. And we really have to commend Vin on the timings pagdating dun sa Numenium Blast. Imagine mo, nasa gitna ka yes ng teamfight. Yes. Nakita mo na wala namang skills ng EVOS SG. Harap-harapan. Palag. Inilatag yung kanyang blast. Yung Numenium Blast to set it all up. Naging nom-nom-nom-nom blast eh. Oo, no, hirap basahin naman kasi kapag ano eh. Bakit kasi silent P? Nom-nom blast. Nom-nom blast eh. And with that being said, Chantel, hindi pa naman tapos. EVOS SG, they can still pull off a team fight, but the problem is outplay mechanics. Sana yung RRQ Hoshi talaga pagdating sa mga yun yung maganda eh. Nasabi din to ni Pakbet eh. Magaling ang RRQ pagdating sa clash. Clash type talaga sila. Pag sinabing clash type, yung pabilisan yung marami ng pinipindot, outplay, dodge dito, dodge ganyan. Doon sila magaling eh. Oh, tapos kumbaga parang lahat na nasa screen nakikita nila. Oo, oh, daming mata. Yung vision nila kumbaga kita-kita. Op! Wow! Op! Ganda na dodge si Adamir! Pero ang kate ng crossbow. Oh. Nakita mo yung dodge si Adamir doon? Na-dodge yun yung minumblast, kamuntikan pa si Vin. Pero ayun na. Ayan na. Ayan na. Si Albert. Ayan na. Baby alien. Oh! Dodge. Dodge balls. Oh, pero ngayon, uy! Oh! Outplay din. Sabi ng EVOS SG. Anong outplay? Kaya din namin. Celia with a beautiful yin yang overturn to counter go. It's still not over, guys. Oh, hindi pa over para si EVOS SG. Although hindi din na pwedeng ipilit na kumuha dito ng Lord Objective against RRQ Hoshi. Dahil nakaposition din ang mga players. Not unless talagang kumuha muna sila bait lord. We're in hero muna. Tapos after nun, saka sila kukuha ng objective. Pero simulan pa rin nila ngayon. Manjin. Yeah, kalahati ang buhay ni Adam dito. Nag-switch si Adam this time ng kanyang sniper. Yun yung minumblast. Tatamaan niya si JP at si R7. Full stock si JP. Pero yun yung lord ni Lemon. Lemon! Ay! Nahuli siya ng payong at ang burst. Ang ganda ng heavy speed. Pero palag-palag pa rin. Knock up. Uppercut. Shutdown Mystic Field Dawning Lodge. Hindi tatama. 1-for-1 lamang doon ang RRQ ng bahagya. Ooh. Dahil sila nakakuha ng objective. Sila ba? Hindi. Hindi. EVOS SG. So lumamang ang EVOS SG because of the team fight. Imagine mo, series of errors again. For the start of RRQ Hoshi, they wanted to go for the team fight. Kaso sakto, nung lumundag na yung sinasakyan dito ni Lemon, automatic naman na i-zone out siya dito ng mga players ng EVOS SG at naidamay po doon si R7. So, RRQ Hoshi right now, kung gusto nila natapusin na ang laban, kailangan ng depensa ang yung Lord at iwasan yeah na pumasok basta-basta against EVOS. Hindi papayag ang Singaporean squad na malo-lower bracket lang sila ng tuluyan. This is looking great for JPL. Naka-ready ang kanyang heavy spin. There's your stun mula kay Vin. Okay. Papasok pa si Albert this time. Mystic Field. Tatama ka JPL. Lord lang muna. Takina na Lemon. Lemon and Company. Buhay pa rin. So EVOS SG ngayon, ang makukuha na lang nila is the dalawang Torres sa so may top lane, even the middle lane. Possible din pala sa so may bottom lane dahil na-clear na yan kanina ni Gear. So more on objectives muna dito. Kailangan nilang paliitin yung mapa ng RRQ para hindi maging madali for Vin to set up a play. And yeah, JPL is the man here for EVOS SG dahil yung presence niya lang mismo para nag-shake things off for RRQ. Yun nga eh. EVOS SG, hindi tayo papauwiin ng maaga. Overtime kayo. Oo. Gusto naming mangyari na lahat ng games
overtime. Ay overtime at umabot ng game 3. Mystic Field will miss. Oy, Desher conceal. Conceal play, Vin. Vin, sinong uliin? Ayaw niya kay JPL. JPL pa pala. Oh, nice win! JPL! Double setup na kanyang Irish Vin. Nandun naman si Lemon ni Donny Ride. Natama din doon. Sige na lang natira dito. Meron ba siya final blow? Wala na. Ay, nako. Nagsitak mo. Wala. Naiwan si Inoyo si Zinya. Dalawa na wala sa side ng Ibo sa SG. Ganda sana ng setup ni JPL. Pero lumamang pa ang RRQ Hoshi. 8-8. What was that? The heavy spin mula kay JPL. Imagine mo, it was a nice set of play for JPL, but at the same time, the damage output here of RRQ Hoshi reflected during the team fight. Maganda supposedly para si Evos SG, pero naibaliktad pa. Ito yung binabanggit ni Manjin kanina na ikwento ni Coach Pakbet na magaling, magaling sa clash. Magaling sa clash. Nakita natin, ibinigay sa atin ng RRQ Hoshi, and Albert meron na secured item right now, which is the Winter Transition. And hindi ko na alam, Evos SG, nandun na eh. Kung i-identify mo lahat ng teams, kung meron man identity ang mga teams, pag sinabi mong RRQ, clash type. Clash. Itong team na to, clash type to. Oo. Itong team na to, defensive type. May mga ganun talaga eh. At RRQ, ang ganda na sana ng ano eh. Na, dalawa yun eh. Na Julie Vega na sila ni, ano eh. Ni parang GTL, side to side eh. Pinag- si, kumbaga para sila nag-seek. Oh. Open, side to side, nagkaulian eh. Oh, kumbaga, ang nangyari dito for JPL, yung play na yun was, sa isang sofa, may dalawang nakaupo, tapos pinilit mo yung sarili mo sa gitna, ganun yung nangyari eh. Ganun yung nangyari, ikaw yung pumipilit sa gitna, oh, no? Sabi niya, uy, anong type mo dyan? Kaya alam mo yun. Oo, oh, ganun na ganun. Pero mas mahusay ang RRQ pagdating sa pindutan, kaya naman lumamang sila sa laban na to. Pero hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Tabla ang laban, 8-8, 13 minutes. Ibig sabihin, Chantel, marami pa tayong makikita ng ganung laban. Marami pa? Oo, ito. Ayan, pati hangin. Ay, iba talaga si JPL! Iba talaga! Oh, iba ang tulog ngayon eh. Ako si JPL, pa rin nga lang RRQ. Ay, Lemon! Sino mauli ba si Lemon dito? Wala rin si Lemon, pero life steal is real! Life steal is real! Because of the crossbow and the passive in the jungle, natamahan din si Adamir. Ayun na nga, tinamahan ng pumpkin smash. Sino makuha ng Lord? Kinukuha na lang ni Gear. Wala doon na si Nick, si Kuya Nick. Dawning Light, sino ba akong White Girl to be here? Ngayon, for a while, mangyayaring laban. Wala doon si Bean, nagkapatayan. Ayun, nilabas yung mga swords, nilabas yung mga sight. Nandito si Albert, Gear, popping, the final blow. Mahuli na music pin si Adamir dito. Nakapagipat na lang si Adamir ni Biro, pero hindi na enough. It's not enough. Forever's not enough. Tatlo sa tatlo nangyari. Kailangan may makahanap dito kay Clay ng RRQ Hoshi. Pero grabe nangyari na yun between Sayla and even Lemon during that last team fight. Binurst na ni Sayla. Kaso, nagkaroon dito ng pagbalik para kay Lemon. At nakita natin yon dito sa ating instant replay wherein nagkaroon ng burst. Napakaganda ng pasok dito ng side ng, again, Evos SG. Pero nabaliktad na naman kasi nagkaroon ng free. Pero tumama pala. Tumama, miss. Tumama si Adamir sa Lemon. Napalapit si ano kasi si Adamir ng gigil. Pero nakuha kasi nila yung Lloyd. Okay, nakuha kaya goods na goods sila. Si pero si JPL talaga. Naku, dinala si sa Mr. John Paul. Dinala sa Singapore. Ay, nasa Singapore pa. Pala sila. Double knock-up is real, Clay. Hindi tumama yung mga ultimates dito ng RRQ. Pero okay lang, sino yung tinamaan nila si Sela. Goods na goods yun para sa RRQ. Beautiful defense para sa Kings of Kings. Evos SG will back off. Okay, isipin mo, RRQ Hoshi, dumedepensa na sila. Nakuha pa nila na hero dito for Evos SG is one of the most crucial heroes na kailangan nila makuha dahil ito ang pinagkukuha nila ng burst. And imagine, Clay, Clay is at 208. Considering na dalawa yung tanky heroes dito na Evos SG, napakaganda na formation ngayon na RRQ Hoshi at talagang ginamit pa yung conceal para mas mapadiin correct yung kanilang sakop sa pwesto ng Evos SG. You can't slay Clay. Yun ang sigaw ngayon ng RRQ Hoshi. But nice counter go mula kay Gear. Split push na lang gagawin ng Evos SG. Chantel, nilalamig na ako. Nanginginig na ako kasi sobrang tabla ng laban na to. Ramdam na ramdam kita dahil pati ako nangangatog. Nangangatog na tayo sa intensity ng Indonesia versus Singapore. The final game ngayong group
Hindi pala group, ngayong playoff stage. And imagine, for RRQ Hoshi, for the longest time, pag idinikit at binanggit mo ang country na Indonesia, isa sa mga pinakamalakas. Sila na yun. Sa Mobile Legends. Pero for EVOS SG, Ganon din sa Singapore. Oo. So ngayon, ay nasa Singapore sila. May mauubos ba o may RRQ sa laban na to? Nako po, mukhang mapapa RRQ. Nako. Ano? Sige na. RRQ. Oo, sige na. Nasa positioning eh, no? Oo, positioning talaga. Positioning talaga eh. Kasi even for Adam here, may kita na natin ngayon yung killer instinct niya. Okay. Although, defense mo, pero bottom lane. May final blow kasi, Ate Chance eh. Pwede pang tumakas eh. Oo eh. Ay, bukod dun sa positioning, pwede din, malaking factor dito, yung kung kailan nila gagamit yung skill. Ano na tayo, pulsuhan, Manjin? Ay, naku, may tinatawag na, ano, kumbaga, bibilangin mo yung cooldown. Yan, minsan 93 seconds. Oo, cooldown timers, kumbaga. F. Bantay CD. F. Grok, mga ganon. Oo, may ganon na tinatawag, oo nga. Mga comms, pero tingnan natin mga items ngayon. Actually, for EVOS, more on the burst talaga dito yung Kagura. And take execute note, naka-execute pa siya. Oo. So, kailangan lang talaga niya dito ma-burst si Lemon. Huwag ulit dadating doon sa point na tatry niya si Burst si Lemon. Kasi ang bilis ni Lemon naka-sprint. Diba? Tapos yung sakay niya pa, Black Panther, mabilis yan eh. Apat yung paa niyan. Ayan na nga yung roar. Pero umikot ako po paano. Aray. May immortality. Oh, dawning light! Naku po, that is a very crucial death dahil merong Lord. Oh, no. Suntukan si Adamir, tsaka si Vin. Oh, no. Suntukan dito sila. Tumatakbo na. Naku, pero si R7 pinagsasapak-sapak. Left punch, right punch, uppercut. O siniknas mo sa Bishop. Oh my G, RRQ. O yan, layo ng pagagalingan ni Gear and even for Nick. Bishop lang ang gusto sana dito this time ng RRQ. Mula kay R7, sino makakuha ngayon this time ng Lloyd? Nakaready na sina Nick, Kuya Nick. Sino makakuha? The baby alien from Indonesia, Albert. This clay with the dawning light. At mukhang eto na nga, RRQ. Finally, with the retaliation play, buhay si Lemon, nakatagos si Lia, pero libreng Lord para sa Kings of Kings. RRQ Hoshi again. Doon sa mga teamfights na yun, crucial teamfights, may kita natin kanilang decision making and even for Lemon, hindi natin may kita ng kahit konting the bliss ng takot against the players of EVOS SG. Imagine, wala na siyang buhay, naharangan pa siya dito ng Guardian's Barrier, pero nag-pre-hit lang, Laban lang. Yung tatlong letters dito ng pangalan niya, dapat ABA eh. From Lemon to Laban. From Lemon to Laban. 12-15 RRQ. Kaya sila naging champion ng MPL nila dahil sa mga ganitong micro mechanics, micro team fights. At alam nila ang gagawin every time na may team fight. Na egos nga lang sila pag objective. Alam naman natin 'yon. Pero palag-palag pagdating sa team fight. Kasi may kaka-clash nila minsan ay nakakalimutan na 'yung objective kagaya ng kanina si Gear na siraan sila ng Torre, but take note. Tama 'yung binanggit mo dito, no? Clash type kasi. Clash type. Kaka-clash nila. Fight or flight eh. Oo, fight or flight eh. No? Wala nang flight eh, fight or fight lang eh. Fight or fight, pamili ka. Clash tayo o magka-clash tayo? Oo, clash tayo, magka-clash tayo. Mabini ka! Parang napigilit ka na lang din talaga eh. Oo, kaya EVOS SG ganun din eh, no? Sabi na EVOS SG. Sige, tapatan na lang sabi natin. Sabi ni JPL, sige, may ikot ako, tara, clash na tayo. Clash na lang. Oo. Utility type kasi yung jungle kanina ng EVOS SG, no? Pag ganun yung line, pick up yun eh. Parang ano yun eh, objective is ito. Sige, fight or fight. Yun yung kanagandahan din ngayon for RRQ Hoshi. EVOS SG kasi medyo nahirapan early part of the game kasi medyo kailangan pa nilang ibaguhin yung pinaka nabuo nila after that game number one. Oo eh. Binago nila dahil dun sa ano? Dynamics. Yung laruan kasi ng RRQ, ano talaga? Suntukan. Parang ito yung mga klase pagka pag meron kayong laban, varsity ka, tapos nakita mo pagpasok ng varsity court, parang ramdam mo na agad na umi-spike. Maglalakad pala, umi-spike na eh. Tapos yung talbog ng bola, parang kita yung tunog. Pag mamalakas, di ba ganun? Tsaka yung setter mo, kala mo may spike eh. Yung mga nagsiset ng, yung magsiset lang, no eyes pa? Tapos napalikod pa? Oo, ganun nga yung laruan ng RRQ. Kaya tumapat yung EVOS SG. So parang meron silang fake play dito and at the same time, meron silang fake play kasi meron silang tinatarget na iba. Yung pala si Lemon, merong sariling laban at si Clay lagi nakatago. Gusto ko yung sinasabi mo.
Ibig sabihin yung ginagawa ng RRQ dito, ginajabate nila. Ginajabate yung nila. Yung Evos SG, which is two times nang nangyayari. Oh, oh. Kailangan maisip yun ng Evos SG. Kasi kailangan ma... Ang madeds, pag na-dead si Lemon, ma-dead si Clay. Goods na ang Evos SG. Oh. Goods na ang Evos SG. Kasi skill-based dito, ibang players na kayo. Oh. Ibang players ng RRQ Hoshi. Na, yeah. Hirap din si Adamir pumuesto eh, no? Pero kakaiba din yung position actually ni Evos SG. Nakapuesto sila doon. Sa kabila. Possible, gusto nilang targetin si Albert. Pero pwede maramdaman yun ang RRQ Hoshi dahil wala pa lumalabas sa mapa. By the way, si Gear lang. Feeling ko man lilikod. Ayan, 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 ayan. Zoom out, zoom out. Nanlikod din yung camera. Zoom out, zoom out. Tapos? Patience. Patience is a virtue. Ayun, zoom patience. In. Zoom in. Zoom out. Zoom in. Zoom out. Zoom out. Oh. Patience. Shut patience. In. Quiet ka lang. Quiet ka lang. Sige. Bawal na maingay. Ayun. Bawal na maingay. Oh, okay. Labas muna. Labas. Labas. Labas, 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 labas. Sabi niya, mainit. 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 So, wala naman eh. Wala init naman. Wala naman. Lipat. Lipat taguan. Lipat taguan. Lipat. Lipat taguan. Okay. 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 Ayan. Nagkakitaan. Nagkakitaan. Chantel. Ayun na sila. Ayun na sila. Okay. Okay. Pasta muna ulit. Tago na naman si Nick. Kuya Nick, tinamaan ng dawning light si Kuya Nick. Oo. Pero sabi dito ni Gia, kunin na natin itong lord. Crucial tong wind chant na to na item, ha? Oo. Kay Adamir, the wind of nature. Panginapan siya. Let's see. Ayun na. Okay, nasa loob ng chain para nakaikot pa rin si JP at sinakuha na. Oh! Oh! Si Gear pa din! Yun yung uppercut ni R7, makakuha niya. Isa naman natin si Adamir, ay, yung dawning light. Ubos na rin ang kapunan ng Ibos. At sinapak. Sinapak sa mukha. Cecilia, si Gear na lang ang natira. Gear, trying his best to save the day. My Lord sila, kaya ba to? Kaya ba to? Hindi ko na alam. Again, this is a team for objectives, Evos SG. RRQ Hoshi, kitang-kita mo yung pagdating sa clash talaga sila yung panalo. Kuha mo yung objective, pero talo ka sa clash. Kailangan, Evos SG, kailangan talaga na magpagsabay eh. Sa inyo na yung lahat ng Lord, basta sa amin yung clash. Eh, pagkato ba sa cash? Doon mo lang makikita eh. Wala nalaga what is objective, paper only. What is objective, paper only? We're here to fight only. Aanin mo objective kung wala ka nakikill. Ayan, zoom diba? In. Zoom in. Zoom in. Zoom out. Oh, 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 oh. Zoom in. Oh, oh, oh. Matali mo action. Pati minion sina-action na, no? Grabe, parang arcade. Left, right, parang arcade, no? Oh, 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 air combo. Air combo. Zoom out. Oh, oh. Panis. Ganon pala magpakito. Lahat, pati action, pati minions, actionan. Oo. Oh. Pati minions, laban yan. Ramdam na ramdam ng minion. Oh. Ramdam ng minions. Ano ba to? Dapat may tunog din yung minion kapag hinihit sila, eh, no? Oo nga, eh, no? May punch moves din ata. Oy, pero kidding aside, si Clay dito, 4-0-11, ha? Yun nga eh, yun so, nga ang target. Oh, the main target, si Clay. Isa lang makakuha to ng Evos SG. Machambaan lang to ng isang... Hindi pa rin tapos, kasi may ano pa, may lemon pa. Machambaan lang ng isang shotgun si Clay. Alam mo na. The boxing is over eh. Oo. Yun talaga yung nagpapahirap sa Evos SG, eh, no? Continuous kasi yung, ano, yung kanilang crowd control. Ay, galing talaga ni JPL. Ay, aray, aray. Naku, si Bin yung target. Hindi yan pwedeng target. Mainit yan. Family yan, eh. Oo, oh, makunat pa yan. Night Muggles yan, eh. Ayun na naman yung mga pastan. Si JPL, ayun na naman. Oo, oh, sige. Lokohan lang, lokohan, lokohan, lokohan lang, lokohan. Ay, taga lang, sige. Ay, lihat talaga gear. Oo. Crash gear, crash gear. Ay, naku, gear, gear, gear. Gear. Oh, yan. Oh, out, out. Out muna. Out lang kay Gear. Dito ka lang makakakita sa Mobile Legends ng Crash Gear, pero yung skill parang pang Beyblade. Pang Beyblade. Yes. Pero guys, 24, wow! 24 minutes na pala yung laban natin. What is objectives dito, Chantel? Hindi ko na naramdaman dahil nangangatog na nga tayo sa kaba. Walang push na magaganap, Chantel. Oh, clash lang. Clash. Clash only. Team fight only. What is MLBB? Team fight only. Oh. Aanin mo yung push kung wala kang kill. Aanin mo yung MOBA kung hindi ka magpa 5v5. 5v5 nga, kaya nga 5-on-5 rumble eh. Di ba? Kaya nga may 5-1-5 din. Oo. Yung sa 5-1-5, yung one doon, yun yung objective. Yun yung objective. One objective only, 5 heroes, laban to. Oo. Ito na naman, Lloyd na naman ha. Ayan. Kailang Lloyd na ba ng Evos? Tatlo na. Tatlo na, tapos mayroon pa sa RRQ, panglima na to. Panglima na to ha. Panglima to na na Lord. Magkakaalaman na to. Is this the final Lord? Feeling ko hindi eh. Parang hindi eh, no? Parang hindi. Kumakapit pa ang Singaporean team. Kumakapit pa ang Evos.
nagro-roar pa sila. Si Bin na naman, mali kasing target yan. Sa lahat na naman natatarget si Kuya Bin. Oh no! Nakukulado nga si Bin dito. Bin na pag-wrap ng shield. Nandun si R7 umaharap sa lahat. The Indonesian gangster. Bin sinumblast sa amang cancel dito. Bin mawawala, mawawala din si Albert. Oh my G. Ito ba, kapag may nabal na ngayon ang side ng E-Boss is R7. Nandun si R7 with a knock-up. Adamir, hindi na siya makakap. Oy, napagamit ng wind chant. Adamir, may shotgun si Adamir dito. Yung hangin, sinashotgun niya hangin. Pero palag-palag pa rin si R7. Killing spree, R7 and company. Tatlo na lang natira. Kaya ng R7, RRQ is still alive. RRQ is still alive, player. Pero nandito si Gear. Gear? Oy, si Gear, laba kay Clay, R7. Ay, finally! Finally, ma-open si Clay! Nako! Na-open lang. Pero hindi natar. Hindi namatay, kumbaga. Kanina pa rin nag-gusto. Nag-super saiyan na po si Clay. Nag-recall na without empty. Yun na yun eh! Huli na si Clay dun eh! Hindi siya nahuli, naging holy. Naging holy lang! Naging holy Clay na dito si Clay as Evo's SG. Aray! Try and start this Lord objective. Sabi ng Evo's SG, sige, pahala ka na dyan Clay. Nandun kasi si R7. Si Lemon ha? Si R7 talaga, gangster talaga. Ati Chantel, 27k on the life points. O si Adamir. Para dito sa side ng Lord, tumama dito yung shotgun, the Wesker. Para kay Mr. Adamir. Ayun, si Gear, wala na. Lord na, lista mo na naman, Evo's SG. Fourth Lord, para dito sa Evo's SG. Now at 27 minutes for our game. Yung RRQ talaga, what is objective eh. Oo. Imagine mo man, Jean. Imagine mo man, Jean. Kanina pa sila lamang sa teamfight. Pero... Wala. Lala kayo. Isang hit na nga lang yun. Pwede na nga i-target yun. Oo. Oh, kunin sa baba. Kunin nyo na lang yung Lord. Oo, kunin nyo na yung Lord. Pandagdag teamfight din yan. Clash tayo. Dapat dito tayo nagpustahan kung ano yung ending score eh. Oo nga eh, mukhang mas mataas ko eh. Mga abot 40. 27 minutes guys. Lord, napakakunat nito for Evo's SG. But again, for RQ, Hoshi, napakabilis lang para sa kanila mag-clear. And take note of Lemon and Clay's Lemon damage. And Clay. Lemon and Clay. Ganda pakinggan, no? Lemon and Clay. Parang may may tunog eh. Lemon and Clay. Is this a final push na hinahanap dito ng Evo's SG? Crucial push to ha. Kailangan nila mabuhay dito. 30k ang buhay this time ng Lord. Nandun pa rin si R7. Gusto targetin ni R7 si Adam. There's your knock-up. Mahuli ba si JDL? Dawning Light, pinaka-pop na naman. Slash and dicing para si Gear dito. Walang magawa. Halos dito ang side ng Evo's SG. Nagpaparin ang roar si Lemon. Sa 7! Si Adamir talagang target. Tactical precision out para kay Adamir. Patayin na yung Lord. What is objectives? Clash tayo. It's time for the team fight. Team fight is real. We are fighting dreamers. Huli ka ngayon. Executor. Execute mo sila. Ay, takbo sila. Takbo. Walang namatay. Walang namatay! What a team fight! Evo's SG and RRQ Hoshi! What is team fight? What is team fight, Manjin? Why naman like that? Why naman like that? Why naman like that? Anyari! Anyari sa Indo! Anyari sa SG! Manjin, checking lang yun! Checking lang pala tong laban na to! Checking lang! 15-19. Imagine mo! Lord ulit! Let's go! Panglimang Lord na yun. Oo! Ang defensive pa rin. Ang malapit doon. Lahat ng skill binitaw. Wala pa rin nabatay. Nilabas lahat! Uy, pero di ba nag-sprint doon si Clay, ha? Para itong naka-training camp na naka-god mode. God mode. Chantel, 30 seconds. Magbilang ka na, bes. Ayan na. Magbilang ka na. Oh, guys. 30 seconds. 30 seconds. Partida. Ibigay mo na sa Evo's SG. Evo's SG, Lord. Oo, oh, Matic. Pero RRQ Hoshi, team fight. Team fight tayo. Alam naman, Matic na yun, napanood ko na to kanina, isang minuto pa lang eh. Oo eh. What is ML? Team fight only eh. Oh, yan. Kaya nire-respeto yung RRQ eh. Kasi team fight talaga. Team fight na heavy talaga, no? Oo, top notch eh. Pero kumbaga, ang Evo's SG, discipline yan eh, sa Singapore eh. Kaya nila adapt eh. Oh. Adaptability ang meron ng si Evo's SG. Pero feeling ko yung position ngayon ng RQ Hoshi, actually, Manjin, parang hindi na rin talaga muna nilang ipipilit nila eh. RQ Hoshi kasi. Feeling ko kailangan na nilang i-contesto best eh. Oh, pag hindi nila nakuha, nakita mo kanina yung kinikli na minion wave ni Gear. Ang sakit na, ang hirap na eh. Ang hirap niya na. Tagilid ang vapor, pumasok si JBL. Ito, double spear! The double spear! Sabay!
Cyclos line from hell. Uy, wait lang. Okay. Mukhang tapos ata laban nito si Vina lang ni Ranyo minum blast din dito yung Grave from Lizard tamang si Pulado si Nick. Kuya Nick. Kuya Nick tumatakbo bilis ng Nick. Si Clay finally. Ay, di ba? Naling doon ang onte. Okay, okay na. Alam mo nakatama si Nick. Raise your shield. Raise your shield. What a play. The Ultra Assist. Lipat ng mapa! Grabe! Parang kante na meron kamera pala pala pa rin! Nako, pulado pa rin kayo! Inikutan sila ni JPL! Ay! JPL pa rin ang savior! Nice, ikot mo lang kay JPL dito! Sinahal mo na 7, tumatakbo na lang! Hindi ko na alam yung nangyari, ang kukunat nila! Napakunat! Para naging minion na rin sa pagkakunat dito yung mga players natin! What? Buhay pa rin si Clay! Chains tumama dito! Malang Captain America, Chantil! Buhay pa rin si Clay! Grabe yung ginawa, the brotherhood connection or the brotherhood protection from Bin on that last team fight, even for JPL. Ay, ewan ko na. Iba, ewan ko na din. Sabi sa'yo, Chantel. Hindi pa tapos na laman kung hindi Lord of Legends. Pinapainit pa lang ang diesel ni Bin. Sabi nga ni Bin, family. Oh. It's all about family. At pinakita niya yon. At pinakita ni Bin yun. Poprotektahan ko ang pamilya ko. Prinotektahan niya si Clay, hindi pa rin namatay. Sakto yun, no? Imagine mo, nawalan pa siya ng... Nawalan ng immortality noon si Clay. Tapos, pagkalapit na pagkalapit, merong shield. May shield. Hindi ba... Ewan ko na. Bad trip siguro si Adam. Meron bad trips naman, no? Sabi niya, highlight of the day. Highlight of the day. First kill, eh. First kill of the game, eh. Oo. Kumbaga, bad beats, eh. First blood kay Clay. Yeah. Out of 32 minutes. 32 minutes. Buhay pa rin si Clay. Oo, kakaibang lagkit tong Clay na to. Hindi niya man lang naramdaman na maghintay sa laban na to. Oo. Hindi siya nakapag-stretch. Teka lang. Hindi na nga nakapag-pulbos yan eh. Ramdam mo na agad eh. Dama, ito na. Ito na, dama ko na din. Is this the final Lord? Feeling ko hindi. This could be it. Possible. Parang pang-final sa laban eh, no, girl? Oo, or feeling ko, te. Ano? Para ka na dito, hindi na talaga itatry kuhanin yung Lord. Hindi pwede pa bait na lang siya, oy! Cecilia. May mga jumping players from RRQ Hoshi. Jump Brothers. Jump Brothers. Pakunhatan na lang talaga ang laban. Tumama ang site dito, Albert, na immortality. Sino to? Si Gear na iwan dito, Gear. Cecilia, walang buhay. May walang buhay, ah. May eye for an eye kasi si Gear, eh. Makunat na to, no? Sige, no, dala. Oo. Guys, upo muna tayo lahat. Hindi ko na kinakaya, Ate Chantel. Paano ba mananalo dito? Tell me why. Alam mo kasi, kung pag-uusapan natin yung tungkol sa Clash, mahirap din talagang isabihin kung ano yung kailangan gawin ng EOS SG. Basta patamahin mo lahat. Nagagawa na nila eh. Nagawa na nila kanina, pero hindi ko magets kung bakit hindi namatay si Clay. Oo. Pero gaya ng binanggit natin, ladies and gents, for this Lord, this could be a bait Lord. For EOS SG, pwede nang i-reset anytime kapag lumapit dito yung RR Hoshi. Oo, kailangan. Jabate na. Uy, sakit. Sakit si Adam. Si Vin. Bad trip na yun, Lord, pre. Oo. Bad trip na yun, Lord. Oo. Ito na, nilabas na naman yung mga shards. Si Ceylan nasa may bandang likod, by the way. Okay. Nagkakapalitan na po yung mga color blue. Imus SG na pupunta sa mapa ng red. Nagkakapalitan na ng base dito, pero pinap na yung Nibiru. Adamir, ginagaw na yung Nibiru. Laban na to. But look at R7. Uy, si Lemo na. The zoning. The Indonesian gangster, Mr. R7. R7 ngayon. Bumuboxing lang, Chantel. Binibate nila yung Lord. Ay, nilabas yung roll. Uy, grabe! Ang ganda ng Nibiru's Passion. Ay! Pasok ang bilis masyado ni Black Panther! Yung Black Panther masyadong mabilis. Wakanda forever! Iwala doon si R7. Sumasapak sa gilid. Hindi nila mabol. Grabe si Lemon. Oo, parang naging ready din sa Train Your Dragon. Oo, pero tuloy pa rin dito. Silya ngayon. Tatama yung Dawning Light, but look at Lemon, buhay pa din. Ang bilis! Ang bilis nung Lemon! Oo. Lemon! May ba dito ang pinapakita ng dalawang teams natin walang gustong magpatalo. And for RRQ Hoshi, hindi na rin sila talaga basta pumapasok. Nagawa lang yun ni Lemon kasi meron siyang sprint. Kung wala siyang sprint, hindi siya magiging ganun katapang. This is sprint together with the Electro Flash. Sprint together with the Electro Flash. Kaya ang bilis. Tapos, bumili pa siya ng ano, yung Phantom. Oo. Scarlet Phantom. Para talagang ma-space. Oo, space na talaga. And even yung kanyang, ano dito, movement speed. I think for EVOS SG,
since meron sila dito ang pang-hold na matagal, which is sa JPL, pwede silang hindi talaga mag-teamfight. Kasi for RQ Hoshi, mas madali mag-dive dito kay Adamir. So pwede nilang ipilit yung may side, which is the bottom lane, makaangat ng konti, ikot sila saglit doon sa may buff. Pero mahirap kasi RQ Hoshi ang katapat nila, pero for RQ Hoshi, umaaray sila dito sa damage ni Adamir, sakit, by the way. Sakit si Adam. Sakit pa rin yung... Beatrix eh, no? Basta wag talaga si Vin yung iikutan ni JPL. Oo, dapat wag si Vin. Si Vin, ano lang yan, pwedeng decoration. True. Tatlong letters din yung pangalan niya, pero hindi ibig sabihin nun sila talaga yung magkatapat na magsa-set up, ano? Ah, so hindi pala binbasa dyan, BYN. BYN. Oo nga, no? Kasi mahirap naman kung Jupel. Sige na, pwede na. Mahirap naman kung Jupel. Everyone, mula Ibos hanggang Indonesia, nangangatog na sa kaba. Nangangatog na sa ginig. Oo. At nangangatog na sa kaba. Dahil talagang nakakakaba ang laban na to, Ate Shan. It could go either way. Alam mo, ito lang yung mga na-experience ko ng laban na hindi ako nangangatog dahil kinakaba. Nangangatog ako dahil parang nanlalamig. Parang nanlalamig yung emosyon ko. Nanlalamig na din ako kasi parang nakakalamig talaga ang galawan. Kasi bawal ka magkamali. 36 minutes, 400 lang yung gold lead. 400 lang per minute ni Bato Shan. 400 lang yung gold lead. 36 minutes. Tapos? Ganon katabla. Tapos ngayon, 36 minutes na, halos lahat hindi pa gusto mag-set up ng play. O, naman na yung madalas si Albert. Umuwi pa rin. Heavy spin! Plus wild charge combo! Doon nagkatalo! JPL! The ultimate setter! Vintage JPL! JPL and Nick! Saving this game! Oy, si JPL nga lang. At mukhang tapos na to, Ate Mo Chantel! May minion for the side of Evo's SG. Pwede mag-tower lock dito ang kanilang squad. And RQ Hoshi. Hindi na! TikTok timers to eh. Pero isa lang minion yan, no? Isang minuto. Kakayanin ba ni Bin? Nako, parang madedefensa. Raise your shield! Pause na daw yung sasakyan ni Lemon. Pause na yung Black Panther. Ayan na, kakaroar. Ah, tapos sa boxing. Tapos sa boxing. Tayo lang. And after a blood battle of a game, we are going to game number 3. Tignan mo ang Ibos. Tignan mo, inom lang ng tubig si JPL. Sinambot nga lahat dito.